guys, Jared from DXITV, back another episode of Reaction Time. At ayun nga po guys, no, pupunta tayo ngayon sa video po ni Idol Rafi Tulfo, kung saan may dalawa po tayong i-discuss o gagawa ng reaction video paukol po kay Idol Rafi Tulfo, o kundi nyo siya Idol, Idol nila, no. So kung meron nagtatanong sa atin, no, nag-post kasi tayo noong nakaraan ng shorts patungkol po dun sa natameme si Idol Rafi Tulfo. So, nagtataka yung iba, wala naman daw pong episode yon. Wala daw pong ano, baka daw fake ko lang yon, inedit ko lang daw. So, papakita ko muna sa inyo yon guys, yung video na to. Though, 20 seconds lang yung nakuha ko talaga eh. Dahil po, guys, dinilit na po ng RTIA yung segment na po na yon. So, kung mapapansin nyo po dito guys, sa Wanted sa Radyo full episode December 6, 2021, so, ipiplay ko po siya para makita nyo at kung saan ang galing yung video na pinost ko na short video. Ito po yun. Babalik po ang Wanted sa Radyo, ang ating concerned citizen. Ayan po. Kita nyo po, biglang nakat, nag-iba yung kulay. So, hindi malinis yung pagkaka-cut nila. Ulitin natin, no? Para lang makita nyo. Nagbabalik po ang Wanted sa Radyo, ang ating concerned citizen. Diba, biglang nakat po siya guys. So, yun po kasi yung nangyari doon. Medyo sensitibo po kasi yung nangyari. So, bibigyan ko po kayo ng background ng story po nung short na yon. Yung pong lalaki na nagpatameme kay Idol Rafi is may masama naman po talaga siyang ginawa. So, hindi naman natin binabaliwala o isinasantabi yung masama niyang ginawa, kung saan pinopost niya sa internet yung pong hubad na larawan ng kanyang ex-girlfriend. So, hindi natin inaano yon. Mali po yon. Huwag po natin gagawin yon. Kaya mamaya maririnig niyo yung advice ni Idol Rafi na unrelated doon sa segment na pinapakita nila ngayon. So, balikan natin yung sinasabi ko ngayon na segment na kinat po nila. Okay. Sir Rogen. Yes po. Kumanda ka. Kumuha ka ng abogado mo. At ikaw ay kakasuhan ni ma'am at tutulungan namin, okay? No, hindi na po kailangan po. Magpakamatay na po lang ako. Ah, wag naman. Wag naman. Yes po. Bye na po. What? Ma'am? Ayun. So, ayun guys, no, nakita nyo naman yung buong episode. Ay, hindi naman buong-buo, pero yung buong ano, hindi ko inedit yung hindi ginawa ko siyang, hindi siya yung shorts. So, yun yung buong episode na kinat nyo. So, mapansin nyo, yan yung din yung suot ni Idol Rafi Tulfo. Kaya guys, na pinapakita ko rin sa inyo to, maliban dun sa deleted siya at tinanggal na siya dun sa segment nila noong December 6, eh kasi gusto ko rin magbigay din ng awareness na ito yung mga ilang dangers sa pagpaparafi Tulfo or pagpapatulfo in general, no? Na pag minsan kasi nagiging bruskuhan yung pagsasalita, na instead na ma-resolve yung problema, eh ayan, nagkakaroon ng pagbabanta ng pagpapatiwakal ng isang tao. Instead na parang ayusin ang problema, baka mas lalo lumala. So based dun din sa tinignan ko sa Facebook, sa research ko, awa naman ng Diyos, wala pa namang nabalitang nagpakamatay itong taong ito. Ewan ko lang kasi naka-private ang kanilang mga Facebook accounts. Pero yung nagre-reklamo na girl ay nakita ko yung Facebook niya. Pero syempre hindi ko na i-share yon, at tila mahina ang pagtatago ng RTIA ng pagkakakilalan ng babaeng to, kasi nakita ko siya sa Facebook eh. At pati na rin yung lalaki, bagamat iniba niya yung pangalan niya, lilitaw pa rin siya sa Facebook. But anyway, no, yun yung punto ko nga na sometimes hindi nadadaan lagi sa bruskuhan eh. Instead na mas umayos ang ano, problema, 'di ba? Eh nagiging mas komplikado pa. So ito yung advice ni Idol Rafi after nung ano, nung kinat kasi yan eh. Pakinggan natin sabi ni Idol Rafi patungkol dun sa issue na to. Let's watch. Ito po'y paulit-ulit na namin sinasabi, mga kababaihan din, kuminsan. Mm-hmm. I don't know, pinapakita nyo marupok kayo. Parang victim blaming. Di ba parang victim blaming ang tono nun? Huwag na kasi kayong pumayag na yung banghirit o panglalambing o kung naman tawag doon, request ng inyong partner na magpakita ng inyong hubad na larawan o padalhan nyo sila ng hubad nyo na larawan o picture lang kayo, huwag ko kayong pumayag. Mm-hmm. Dahil 9 out of 10, there's that big possibility, that possibility na magagamit yun against you later on down the road. So ayun, yun. Pabakit ko lang sa inyo yung ano, pagkakakonekta niya, kasi nga naputol na dito sa episode na ng December 6. So bagamat medyo may pagkatonong masabi natin victim blaming, pero tama naman si Idol Rafi na huwag kayong papayag, kayong mga kababaihan, kahit kalalakihan, na huwag yung picturean nyo sarili yung nakahubad. At kung pipicturean nyo man, eh tandaan nyo may risk na lalabas yan, no? Kaya sa cloud, mahack. So huwag nyo nang gawin. Kung ako lang naman tatanungin, huwag nyo nang gawin. Pero syempre, option nyo yung kung trip yung gawin yan, go ahead. Pero kung hindi, edi syempre, huwag nyo nang gawin. At kung ano mang pamimilit ng gawin ng inyong partner, kahit asawa nyo pa yan, ay huwag na huwag kayong papayag. Para na rin syempre sa protection nyo. Huwag mong subukan
masisira ang buhay mo. And next naman tayo, no, ito yung sa video nung kay Sash na, I think na, ano na to eh, na ipalabas na to ni Atty. Libayan yung kanyang legal commentary paukol dun sa instead na paliitin ang issue ay mas lalong pinapalaki. So, di na natin itatakil pa masyado yun, no? Ang gusto kong bigyan natin, guys, ng pansin ay yung before nung usapan nung kay Sash na. So, mapakita ko sa inyo, guys, yung isang clip dito. Lumilitaw na pag nagpapaabogado ka dyan sa Rafi Tulfo in Action, parang may problema ka. Parang may tinatago kang kasalanan pag nagpakonsulta ka sa abogado, which I find it very prejudgment, or parang meron ka na agad paghatol pag kukonsulta ka lang sa abogado. So, panoorin natin itong clip na to. Nasaan na si Chairman? Si Chairman Noel Castillo. Kasi may nagsabi na nakatira dati, ibinigay yung address na kung saan supposedly nakatira yung nagpapakilala ng polis sa Barangay Lumboy, La Paz, Tarlac. Yung address na ibinigay po sa amin nung impormante, ibinato po namin kay Chairman at pinuntahan po ni Chairman yung bahay. Ngayon, ano sa ang si Chairman? Napag-alaman ni Chairman? Odette, Carol, Rose, Line, Lanet. Puro babae. Ikaw na, sige. At ako muna, mas maganda kung si Chairman. Sige, doon ka lang muna sa tabi. Ayaw magsalita ng Chairman. Mas maganda kung si Chairman. Opo, sir. Sige, hintayin natin si Chairman. Okay. Gusto ko si Chairman talaga. Dahil medyo, tawag nito. Siyang authority. Yung reklamo ito, medyo something na yung mga netizen are very interested to get to the bottom of this. Now, kasi nagiging kultura ng Marites ang ganyang kaisipan, kaya maraming talaga netizens ang maghahanap agad ng follow-up sa mga ganyang issues. Kasi si Chairman ayaw na magsalita. Si Chairman ay kukonsulta sa kanyang abogado. Whoa! Mm-hmm. Siguro yung VIP nitong nagpapakilala ng polis ay big time. The fact pati si Chairman, magsasabi lang siya na kung anong nangyari nung pagpunta niya sa address, magkukonsulta sa abogado. Narinig niyo? Nung napakinggan ko to nung live, nagkikringe ako. Na parang automatic pala yon na pag isang tao, isang chairman, no, barangay chairman, hindi sa pinagtatanggol natin barangay chairman, no? Kahit isipin natin kahit sinong tao pa yan, no? Na kukonsulta ka lang sa abogado bago ka magsalita sa national television, sa YouTube na meron 20 million subscribers, ay pangit, hindi maganda sa pandinig nila Idol Rafi na gagawin ng chairman yon. At sinabi pa ni Idol Rafi na meron pang possible na baka daw VIP, big time yung bahay o kung sino man yung VIP na binabodyguard nung kaaway ni Sash na. So just imagine, kukonsulta lang naman sa abogado yon. Kung ako tatanungin, matalino yung yung barangay chairman What if nga naman, sabihin natin what if nga naman nagbigay siya ng information sa social media. Di ba mga private info yung mga address, mga tao involved, hindi mo naman pwedeng basta-basta mo na lang sasabihin yung mga pangalan na kung sino-sino sa internet, di ba? So, tama naman talaga yung desisyon ng barangay captain na kumonsulta muna siya sa abogado bago siya magsalita sa sa Rafi Tulfo in Action. Kaso, ang problema, hindi nagustuhan ni Idol Rafi yun at parang pinatutunog pa na baka daw VIP, yung big time daw yung VIP nung taga-barangay nila, kaya nag-iingat. Protection na diba? Sakit. Kasi magiging sakit ng ulo ng barangay chairman pag siya naman na demanda dahil nagbigay siya ng mga information na private at 20 million tao pa ang makakapanood. So I don't think na fair ang sinabi ni Idol Rafi Tito tungkol dun sa chairman na kumonsulta sa abogado. Napaka parang unfair nun. Okay, sige. Pasok. Maxima. So ayun po sir, may nag-message po sa atin na nagbigay po ng na, address na. And then trinay po natin i-reach out yung dalawang address po na yon. Yung barangay Lomboy po, minessage ko po si Chairman Noel Castillo. Ang sabi niya daw po, wala po. Pero ang sabi niya po, i-check daw po, sobrang bilis, wala pang 3 minutes. Nag-reply, wala daw po doon, matagal. 3 years, ito po yung reply niya. Ma'am, as per secretary ko, wala na po siya for almost 3 years po dito. Hindi po namin alam kung saan siya nag-migrate. Migrate? Opo. Lumipat. Pero bakit ngayon ayaw na magsalita ni Chairman? Kailangan pa niyang makipag-usap sa abogado. Chairman, kung nakikinig ka, wala ho kayong kasalanan sa amin. You don't need to talk to a lawyer. Di ba? Parang ang pinatutunog, pag nagpakonsulta o manghingi ka ng advice sa sa abogado, ay automatic parang may kasalanan ka. Di ba? Kung nag-iingat lang naman siya kung ano sasabihin niya, di ba? Masama ba yun, Idol Rafi? Ikaw naman, Idol Rafi? Huwag naman tayong masyadong judgment talaga. Sabihin lang sa amin kung anong naging resulta ng pagpunta mo doon sa address na sinabi ng isang netizen o informante. I don't know, Chairman, what's happening to you? Nag-iingat lang po kasi siya, Idol Rafi. Again, with all due respect po sa mga fans, Idol Rafi,
para lang sa akin, no, nag-iingat lang yung barangay chairman. What if nga naman siya yung mabalikan pag nagbigay siya ng mga address-address at mali pala yung mga information, tapos nasiraan siya, di ba? Nasiraan yung kung sino man yung masasabi niyang information o kaya ma-stock yung lugar na sinasabihin niyang address. O siya naman ang kawawa. Iingatan ba nila Idol Rapi yung kapitan pag gano'n na nangyari sa demanda, di ba? Gano'n lang naman. You don't have to be scared. Hindi mo kailang matakot at walang kasalanan sa amin. Ha? Takot na takot daw si chairman. Kailangan kumonsulta sa abogado. Grabe, no? Takot na takot agad? Di ba pwedeng nagiging wise lang? Tsaka saan ang galing yung takot na takot? Hindi ba pwedeng nagpapakatalino ka lang dahil ayaw mo magkaroon ng legal problem? Ganun lang naman yun. Bakit may dagdag pa na takot na takot? Chairman naman! Parang pinatutulog nila may kasalanan siya. Di ba? Totoo ba ito? Cringe. Lapit. Ang cringe lang. So, takot na ngayon si chairman makipag-usap. Opo sir, balik ka usap lang po ni Ate Odette of Air. Pero ang nakabahala sa akin, bakit kailangan ni chairman makipag-usap pa sa kumonsulta pa sa abogado para sabihin lang sa atin na pumunta ako doon sa address na yun, wala na. Hindi ko po alam kay chairman, sir. Eh, nag-iingat nga lang siya. Tsaka ang tanong nga dyan, masama ba yung ginawa ni chairman na magpa-double check sa abogado kung magsasalita siya sa media sa 20 million na nanonood sa RTIA? Masama po ba yun? O baka naman kasi sasabihin ko, yung address na yon sino nagmamayari? And then, mapipilin si chairman sasabihin, yun ay pagmamayari ni Poncio Pilanto. Eh, bawal nga gawin nyo kasi di ba meron po tayong batas sa Data Privacy Act? Except na lang kung pulis kayo o actually kahit ka pulis ka kung kailangan may ano ka pa ng korte, di ba? Meron ka pang pahintulot na i-reveal yung mga ganyang information sa madlang people. At sasabihin ni Poncio Pilanto, hoy, dinamay mong pangalan ko yung bahay ko. Ah, yung bodyguard totoo ko may kasama, ba't nadamay bahay ko? Ayun. Totoo naman talaga, di ba? Sino nga naman talaga mapuputukan doon? Di ba yung chairman din naman? Naalala nyo ba yung guys yung sa Netflix? Yung number na nakalagay doon sa Squid Game? Di ba tinroll siya? Kaya binayaran ng ano Squid Game yung may-ari ng number na yon. Plus, kinat pa nila doon sa scene doon sa Netflix para hindi na siya maistorbo. Ganun kasi imposible yung mangyari. Matotroll yung bahay kung may masasabi man siyang address. So kung kukonsulta siya sa abogado, syempre malalaman nung chairman kung ano yung dapat at yung mga hindi niya dapat sabihin sa public. So, ang tanong, masama po ba yun, Idol Rafi? I don't know sa kanila, di ba? Siguro. Ayan na si chairman, okay na? I think ibang chairman na yata ito. Si chairman. Ay, ibang chairman man to. Kasi, okay. Sabi ko sa dalawang chairman, dalawang informante kasi dalawang beses lumipat ng bahay. Itong si, ano, si, napapakilang polis. For the meantime, tawagan nyo, kausapin natin si Sasha. Yun lang naman, di na ako pupunta doon sa topic nung kay Sasha dahil alam naman natin na discuss na ni attorney yan na sa lahat na hingi ng closure, eh sila pa yung aggressive sa RTIA na magpakita sa social media at ewan ko, ma-feature sa RTIA. Hindi ko alam bakit, no? Pwede naman kasi ang closure eh private na mapag-usapan. Pwede naman yung closure na hindi na lang magpapakita talaga isang panic, tahimik na lang siya. Except ano, kung nagdemanda, de yon obligado siyang magpakita kay Sasha. Pero kung wala naman demanda, I think karapatan naman no allegedly na si Q o police, kung sino man siya, na hindi pumunta sa RTIA. Kasi pati yung nakikita kong ano eh, pangit lang din sa nangyayari sa RTIA, no? Sa mga Tulfo Brothers at sa mga shows na ganitong klase, no? Pag hindi ka nagpakita o dininig ang side mo, may tinatago ka. Yun lang yung pangit doon. So sabihin ng ibang magko-comment, eh kung wala ka naman tinatago, bakit hindi ka magsasalita? Eh kung gusto niya, tahimik ang buhay niya eh. Eh kung ayaw niya magulo ang buhay niya eh. Kung gusto nila sa barangay lang mag-usap, di ba pwede? Ikaw, payag ka ba na yung buhay mo eh, yung lugar mo, yung mukha mo, papakita dahil lang sa simpleng away lang naman sa upuan sa isang restaurant? Di ba? Ganun lang naman yun eh guys. So guys, comment down below kung ano masasabi niyo sa mga pangyayari ito sa deleted video, dito sa ayaw pag nagpa-abogado ka, parang may ito pang may kasalanan, di ba? So, guys, so comment down below at I'm looking forward sa inyong mga malulupit mga comment. So, that's it for our episode, guys. Ingatan nawa po kayo ng Diyos sa inyong mga paggawa and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Ito, bye-bye.